Basketball lovers, good day mga ka-idol. Madami ang nangangarap na mapasama sa lineup ng Gilas Pilipinas para mag-represent sa ating Philippine or sa national team natin. Ilan lang dito ang mga batang players ngayon. Si Poy Eram, minsan nang nangarap na makapaglaro sa national team. At nagpapasalamat ito sa ilalim or sa likod ng national team na mga bumubuo ng coaching staff na kung bakit siya kinuha dahil pangarap nga niya noong bata pa siya na makapaglaro sa national team. At si Poy Eram kasama sa 21 full lineup sa paparating na FIBA World Cup. Pero bago pa man mag-umpisa ang FIBA World Cup at hindi pa napipili ang 12-man lineup, ay nagdesisyon na si Poy Eram na magretiro. Opo, magre-retiro na si Poy Eram sa national team at hindi sa Tropang Giga at sa PBA dahil meron siyang iniindang knee injury. At nagpapasalamat ito sa lahat ng sumuporta sa kanya para makapaglaro sa national team. Ang kanyang pangarap dati ay natupad na. At hopefully, meron mga batang nangangarap na mapasama rin sa national team. At hangad ni Poy Eram ang success ngayong FIBA World Cup kahit hindi na siya mapasama sa 12-man pool lineup. Marami ang nagtaka nang biglang kunin ng SMB si Noy Baclao. Bakit nga ba kinuha si Noy Baclao? Ayon sa isang report, si Noy Baclao kinuha para maging trade asset ng SMB. May pinaplanong isang trade ang SMB na kung saan involving dito ang isang big man na maganda ngayon ang nilalaro sa pagkawala nga ng superstar ng nasabing kupunan or ng kupunan na yon, ay biglang evolve ang nasabing big man na gustong targetin ngayon ng SMB. Sa pagdating ni Noy Baclao sa SMB naman, ay tila sumisikip na ang mga big man ng SMB dahil sa dami na nga ng kanilang big man. Ang tinutukoy na posibleng targetin at kunin ng SMB sa paparating na Commissioner's Cup ay si Arvin Tolentino. Magmula nang mawala si Robert Bolick Jr. sa Northport Batangpier, ay tila siya na ang nagiging or nangunguna sa Northport Batangpier. Siya na ang nagiging leader ngayon ng Northport Batangpier. Nag-a-average lang naman ito ng 22 points per game, 6 rebounds at 1.5 assist. Dahilan para ang mga SMC team ay magka-interest. At alam naman po natin na hindi talaga magtatagal sa Northport Batangpier si Arvin Tolentino dahil ibabalik muli ito sa SMC kung saan siya nagmula. Pero hindi sa Barangay Ginebra. Alam nyo ba na si Coach Tim ko nanghihinayang sa pagbibitaw kay Arvin Tolentino? Dahil isa ito sa mga posibleng maging future someday ng Barangay Ginebra maging superstar. Pero nga, dahil nga hindi nabibigyan ng playing time, ay isinama ito sa package para kay Jimmy Malonzo. Kaya naman, hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang SMB. Gusto rin kunin ito. Pero hindi ito o hindi ko ito sinasabi na didiretso na agad ito sa SMB. Tinitingnan pa at tinitingbang pa kung ngayon ba kukunin sa Commissioner's Cup si Arvin Tolentino at sino pa ang pakakawalan ng mga players ng SMB. Yan ang ating paabangan kung ngayong conference ba o sa mga susunod na conference ay didiretso na sa SMB si Arvin Tolentino. Bago pa man natin tapusin ang ating kwentuhan, shoutout muna tayo sa ating mga followers at subscribers. Kay Sir Randy Dimesa, Norberto de la Cruz, Eleno Vito, Anthony Lakialon, Kagawad Kasakin Udukusin ng Hagonoy Bulacan, Ronald Bersubidad, John David Gulapa,
at si Mr. Yornel Belches. Marami pong salamat sa walang sawa nyong pagsuporta. Once again, this is Percival Monteron at your service. Don't forget to subscribe my sports channel at don't forget to click the notification bell button para nga maging updated palagi sa kwentuhan. At pakibisitan nyo na rin po ng Facebook fanpage ko. Pakilike, pakisubscribe at pakipollow at pakishare kasama na rin ng YouTube channel ko. Hanggang sa muling kwentuhan. Maraming salamat po.